shore. It was calling me aboard. And as I climbed inside, I saw you sitting there. In a daydream, you were lost, but you saw me through the fog. You tried to hide behind your paper and your pen, but you laughed instead. I don't love the way you treat me when you stew. In a perfect world, you take me as I do. And I'm ashamed to say you paid for all my dues. I still got love for you. Been a couple days since I ran it back. I've been out of town on my fanny pack. Eyes wide open when I lay down. Try to build me up, but I stayed down. Summertime, suicide. Who am I? Do or die? Did you decide? How do you define the new design? The mood is mine. I'm out of line and ashamed to say it's true. Almost told you that I. Grabe, the past few weeks, chaotic for me. I have a lot of work. Yung week talaga ng sale, usually there are a lot of branded executions, ganyan. And syempre, mga recos na inaabangan nyo from us. Dami talagang ginagawa. As someone who lives alone, I do things on my own. Like, pag magluluto ako, ako yung maghihiwa ng sibuyas, bawang, ako yung magigisa, magmamarinate, and after mo kumain, ikaw yung maghuhugas, then ikaw yung maglalaba, magtutupi, magsasampay, maglilinis, magmamop. Ako pa naman, medyo sakitin ako. So the past days, I'm not really feeling well. Mabilis kasi akong magkasakit. Kapag merong someone akong katabi na siguro sabihin natin humatsing or sinipon, after ilong minuto, sisiponin na rin ako or hahatsing-hatsing na rin ako. Ganun lang ako kabilis tabla ng sakit. Comment down below kung ganyan din kayo. The past days, ang dami sana talagang pwedeng i-vlog dito. Malapit na tayo mag-condo tour kasi malapit na matapos. Pero dito lang ako maka-work kasi hindi ako na-change, ako maka-vlog. Vlogging is my life. I'm lucky enough to be able to earn from things that I love doing. Feeling ko, as a content creator, pinaka-investment namin is yung sarili namin. Actually, lahat naman tayo, in general. So, the past week made me realize na sobrang hirap pag nagkasakit ka, lalo na if you're living alone. Today's plan is to clean the condo sobrang kalat, maglaba, and mag-ayos. I like to answer your living alone, adulting, moving out questions. So, over the course of the vlog, siguro habang may mga ginagawa ko or sit down lang, mag-answer ako ng mga questions nyo. Kasi a lot of you are messaging me na gusto nyo na rin mag-move out. Ako gusto ko talaga makapag-vlog ng raw na makita nyo talaga na it's not always happy. Hindi mo mapipigil magkasakit lalo na ako sakitin ako. And I don't have anyone with me. Maka? Mga people. Ay, ubus na. Feeling ko, isa sa mga lagi kong nasa grocery haul, alam niyo yan. And feeling ko hindi mawawala. And masasuggest ko sa inyo, this one, this is my match for sipon. Mabilis na lang magkasipon as in. Whether iwanan ko na magdamag yung aircon or matutukan ako ng electric fan, mga ganyan, nagkakasipon ako. So, this is an essential part of me na inuha ako. Ililink ko to below. Just in case you need it. This is just 19 pesos for 4 tablets. Lagi lang ako bumibili nito. This one is Uzep Forte. In as fast as 15 minutes, may complete cold relief. Nakakatulong sa akin. As a content creator, ang sinashare namin sa inyo is buhay namin. Monday to Fridays, parang 8 a.m. to 8 p.m. the work. Pero kami, anything goes. Kung ano yung may calling, di ba? Kailangan namin i-vlog. Kung ano yung mga nangyayari sa life namin.
need to be updated every time. So, kailangan mabilis lang ako maging okay. May sobrang weird sa akin. Kasi diba, lagi nga ako nagkakasakit. And this is the only gamot for me na nawawala agad yung sipon ko. So, mabilis. Mabilis talaga siya. So, I highly recommend this. Especially with the weather right now. So, ayun. Share ko lang naman a piece of my life. So, plan today to answer your questions on moving out, adulting, living alone. Feeling ko pinaka maraming tanong dito na common is, what is the hardest part of living alone? Hardest and easiest part of everything. Na-mention ko na, kapag may sakit ako, which is sakitin talaga ako, kailangan ko agad siyang agapan or solusyonan. Kung hindi, babagsak ako, so hindi ko magagawa lahat. As a living alone person, you do things on your own. The easiest, I would say, is etong ginagawa ko, like maglinis ako, maglaba ako, pwede ko siya i-vlog, which is isa sa mga push ko para bumangon or para gawin yung gagawin ko for the day. Kasi ang saya, kasi nasi-share ko siya sa inyo. So, that's probably the easiest part of everything if I can vlog or do what I'm passionate about, which is content creation. Doon, nag-i-enjoy talaga ako. Mga angles ng camera, all these hardships will always be easy kapag share ko siya sa inyo. So, yun yung isa sa mga happy ako. Napakakalat na to. Tingnan niyo kung saan nakalagay yung mga damit. Sa mga ganito lang. Dito lang nakalagay yung pambahay ko. Pang-alis. Wala pa yung closet, mga sisi. Pero gagawin na. Gagawin na po. Let us fix. We're just like them. When I look around me, everything is all the same. Naghanap ko ng masasagot sa mga questions nyo. Hindi po ba kayo nakakaramdam nung una na naho-homesick kayo? Hindi ako naho-homesick na agad kasi nung unang araw ko dito, di ba binisita ko nila Jami, pumunta sila dito. So, natuwa ako, na-consume yung time ko, umalis na sila midnight na. So, medyo na-distract ako. Tapos nung mga succeeding days, natuwa na ako bumili ng furniture, magluto, mag-grocery mag-isa. So, hindi ako masyado na homesick kasi malapit lang din ako kay Mami. Lang ngayon. Finally, dumating na yung isa pa nating chair. And there's this question. Things you wish you knew before moving out. Pag binabalikan ko yung mga videos ko, natutuwa ako kasi hindi ko siya alam. So, it's very raw. Masaya na matutunan yun lahat mag-isa ka. Like, ano ba yung mga ginagamit pang linis ng CR, ganyan. Kasi kung alam mo na lahat, wala nang thrill for me. Ako lang naman yun. Siguro na lang ha. Kung meron man akong things I wish I knew, pag-handle ng pagkain. Kasi di ba yung first ever grocery ko, pag pinapanood ko siya, ang lala pala talaga. Pag pinapanood ko yung vlog ko, natatawa na lang ako na bakit hindi ko to alam. Pero, okay lang, kahit hindi ko siya alam lahat. Nag-make ako ng big step para matuto or para mag-move out and i-figure out yung things on my own. So, this is called the Solihia chair. Siguro, hindi ko alam po anong tawag dito. I'm sorry. Yay! Ang ganda! Diba? Plan ko sa dining, iba-ibang chair. Yung ganda niya nga talaga. Opo nga. Yay! Nice one. Feels like forever, noticing everything. Like the hair on the wall, food on the office table from last week. Parties are gone, weekends are ruined, can't even handle myself. Okay, for this question, how were you able to gain your parents' trust? Sa totoo lang, growing up kasi, na-mention ko sa inyo, hindi talaga ako pinapayagan mag-overnight, sleepover, even mag-mall or mag-makdo lang with friends. Siguro naranasan kong maging independent. College na ako, yung tipong wala ng choice si mami kasi hindi niya ako masundo, tapos wala namang school service ang UP.
So, wala kang chance kundi umuwi mag-isa kasi iba-iba na yung time slot ng classes ko. Lagi naman sila sinusunod kung bawal, ganyan. Parang feeling ko, kilala nila ako. And may tiwala sila sa akin kasi growing up, wala naman akong ginawa kundi sundin lang sila. Alam nila yung kaya kong gawin. Alam nila na alam ko. Yung mali sa tama. Kailan pa ako tumakas? Siguro 4th year na pero alam pa rin ni mommy. So I guess it's more of meron silang tiwala sa kung paano nila ako napalaki o kinala nila yung ugali ko na ganito talaga ako. Even kay June, sa totoo lang, they have trust. Kasi one time may paalam ako kay mommy nun. Tapos shocked ako na, okay, bye. Napaka-chill, hindi ako nahihirapan magsabi. Yung gi-grocery mo for a month, nakukonsume mo po ba lahat? Honestly, mukha siyang mahal. Mukha siyang marami kasi pag binol ko siya, parang isang bagsakan. Pero for a month, so far, sakto siya sa akin. Alam niyo yung dalawang tray? Minsan, nag-grab pa ako ng isa pang tray. Nakakatatlong tray ako na itlog sa isang buwan. Kasi ang dami ko pa lang pwedeng lutuin sa egg. Like egg sandwich, or kaya adobo with egg. And kung nakikita niyo yung mga grocery hauls ko, ang nare-restock ko lang talaga usually sa buwan. Cooking oil, mga ganyan. Frozen meat, ganyan, hot dog, bigas, and gamot. Kasi mabilis nga ako magkasakit. Yan, Nizep, for my throat, mga pang gargle ko. So, I think naubos ko naman siya. So, kung hindi ko man siya maubos for that month, nandyan pa lang din naman siya. Ikaw na lang siya din bibilin ulit. So, napansin nyo, paliit na lang ng paliit yung presyo ng grocery ko. Yun. Anyway, ang sarap ng food ko. Sobrang happy ko. Was it hard to make paalam to your fam na you want to move out? Sa totoo lang, ako mismo, sa sarili ko, parang di ko ma-imagine na mag-move out ako ever last year. Siguro with all the stress, lahat ng mga kaganapan sa life, nag-iiba. The world is changing and people change. Nothing stays the same. So, siguro I'm craving for growth, something new in my life. Yun. So, nilakasan ko lang yung love ko and it turns out you're very supportive. Sa totoo lang, mami na sabi niya lang, sige. Pero na-remember kay daddy ko, okay, as in yun lang, one word, tapos laro na ulit siya sa cellphone niya. And si mama naman, sabi niya, ay, tama yan, apo, pamatuto ka. Yung mga tita ko naman, nag-advise din sila na, maybe it's time. I'm just lucky and blessed na ganun yung reaction ng family ko. What if I told you you'd be the same person in the same situation 5 years from now? Would you like that? TBH, hindi. Parang sobrang dami ko pang kailangan matutunan sa life. Parang hindi ko ma-imagine sarili ko na ito pa rin ako. Parang wala akong growth, parang wala akong realization sa mga pinag-gagawa ko sa life. Ito pa lang ako eh, parang marami pa akong pwedeng ma-discover, magawa, ma-improve. Hindi pa ako ganun ka-organized na tao. Ang tagal ng progress ko minsan in terms of cleaning, maglaba, hindi ko pa siya super overly gustong gawin. Syempre, growing up, gusto mo magkaka-family ka din, kailangan mo matuto. They gonna hear my voice, ain't gonna make my choice. I'm gonna make some noise in my life, baby. They gonna watch my words and gonna write my verse. I'm gonna make this yours before it's mine, baby. Sampay tayo mga CD. Ang trick ko, paulit-ulit ako ng pambahay. Kaya konti lang. Ayan, mga t-shirt lang. Least favorite household chore. Definitely, without a doubt, magsampay. At, ay, okay sa akin magsampay. Pero ayoko sa lahat. Yung kukunin ko na yung sampay, tapos itutupi ko na siya. Ay, I hate that, you know? I hate it. It's not my thing. Sobrang dami nagtatanong nito at yung grabe talaga. Any scary moments living alone in your condo? Mga sis, tigilan niyo ako! Huwag niyo akong tatakutin. Actually, nung bata ako, matatakutin ako as a person. Ngayon, hindi na masyado. Dati kailangan may kasama akong umakyat papunta sa taas namin sa kwarto ko. Pero ngayon, okay na. By the way, ito pa lang yung mga basahan ko na nilab. So, yun na. So far, wala naman. Huwag niyo na lang akong takutin. Siguro pang Halloween video natin kung mayroon mo. I got this shelves. Kasi naisip ko, yung mga bag or shoes or books, dito ko na lang ilalagay. What's the best lesson that moving out taught you? Feeling ko, hindi ako ganun ka nag-move out. Kasi number one, there are days na nandito si mommy and there are days na pumupunta ako sa bahay. Nakikita niyo naman sa vlog. Minsan hindi ko na ma-vlog pero minsan nandun ako. Parang gusto ko siya dyan.
Pwede rin naman dito. Diyan muna lang siya for now. One thing, nakilala ko yung sarili ko. Mas na-realize ko na before kasi, when I was growing up, yung mga parents natin, parang laging nasa usap-usapan na pag-graduate mo ng college, huwag mong papakasala, 23, 24, ganyan. So, ngayon 24 na ako, confirm ko na I'm not yet ready to have my own family or to settle, kasal or something like that. And dun ko na-realize na ang dami ko pa kailangan matutunan in handling my own home, pamamalengke pa lang. Living alone, moving out, it's hard. But for me, sobrang happy. Probably the best decision I've made buong life ko. So now, I think mas alam ko kung ano yung mga capable ako, yung mga ready na akong i-take, sa mga hindi pa. Mas alam ko na ngayon kung ano yung mas kailangan ko. Like for me, I realize I'm not a condo person. Being a content creator, I have a lot of things na pinapadala sa akin every day. Ang hirap mag-manage kapag konti lang yung space mo, you don't have any stock room, so mas natuto ako na dispose early, ayusin agad yung mga bagay-bagay. Sa money naman, na-realize ko, mas natuto ako mag-handle. Pag hindi ko kailangan, hindi ko na binibili. Minsan sa Shopee or sa Lazada, bibili lang talaga ako agad ng mga gusto ko. Pero ngayon, iniisip ko kung saan ko siya ilalagay dito or kung kailangan ko ba talaga siya. Discipline, more time for myself, taking care of myself, yun talaga, feeling ko. Kailangan alagaan yung sarili. Kasi ako ngayon, mas alam ko na kung anong kailangan ko. Like, whenever I have, like, sakit, ganyan, or masama na pakiramdam ko, mas natututunan ko na ngayon alagaan yung sarili ko. Compared to before, na ang daming taong nakatingin sa akin. Like, si mama, si mommy, nandiyan sila for me. So, anyway, punuin lang natin to. Habits ka, kabili ko pa lang kaya hindi ko pa siya na-open. Meron pa akong mga nakuhang libro. Isip ko saan ko sila ilalagay. Ito na lang sa ilalim. Yay! This is my mini shelf. I actually like it. Ang ganda niya. Happy naman ako. Kasi saktong-sakto siya dito sa small space na to. Naghihintay tayo ng ating sinumpay, I'll answer a few more questions from you guys. Sobrang dami tagang tanong. Kung hindi ko man nasagot yung iba niyong tanong, I'm planning to do another moving out, living alone video, more informative, my expenses, ganyan, on the next few videos na lang. So, ayun. Advice on budgeting and prioritizing what's important in your 20s. Hindi ko pipigilan yung mga tao kung gusto nilang i-enjoy yung in-earn nila right now. Kasi, before, nung first time ko rin mag-earn, first sweldo ko, bumili ako ng ring light, tapos nilibre ko yung family ko ng lunch, and then yung mga second sweldo ko, bumili ako ng mga damit, mga ganun ba. You can always enjoy your money, and then don't forget na after enjoying, you have to save enough for your future. Kasi ako, hindi ko alam paano i-describe yung sarili ko, pero very futuristic ako. So si Mommy Heidi nga, minsan pag chinchat ko siya, ay grabe naman, 5 years from now pa yan, iniisip mo na, parang ganun siya. Siguro pangarap ko kasi ng early retirement, and gusto ko parang maginhawang life, you know. Yun, basically talaga ang motto ng life ko, kung kayo, hashtag kilay is life, hashtag food is life, ako hashtag ginhawa is life, in all aspects of my life, especially with my health, future, that's my ultimate goal, and yun siguro yung pinaka gusto kong tumatak sa isipan nyo. So number one priority ko, syempre the most important thing is my health. Yun talaga yung pinaka feel ko priority nating lahat, even if you're not in your 20s yet, or in your patapos na 20s or 40s, kahit ilan taon kayo, feel ko number one priority, health. Kung may mga symptoms ka nang nararamdaman, may mga nafe-feel ka sa katawan mo, you have to talk to your doctor, annual check-up. Kung ako, sample na lang. Kapag magkakasipon ako, inom lang ako agad ng music para mabilis lang yung relief. Gagaling ako agad, hindi na lalala. Something like that. That's my top priority. Totoo to, yung mga sinasabi ng mga lola-lolo natin na ang hirap magkasakit. Sobrang hirap talaga magastos. So, that's my number one budget din. Talagang hindi ko tinitipid yung aking food, hindi ko tinitipid yung aking vitamins, medicine. Meron talaga akong stock lang. Number two would be investments, siguro. Your future self will thank you for that. Kung meron ka ng enough money to invest on real estate, cryptocurrency, or any investment, kung ano gusto nyo, business, ganyan. Marami namang types of investment, depende sa personality or hilig nyo, or kung saan kayo interesado. Find a way, make a way, be resourceful, you know. Before, nung mga first few years ko, medyo magastos din ako in terms of siguro mga damit, bags, ganyan. Pero iniisip ko, paano kaya ako yung money na yung pinang down payment ko to buy
buy a condo or a lupa, buy ko ng bahay, di ba? Parang ganun. At the end of the day, yung material things pa rin siya. Although it makes us happy, syempre yung maginhawang life, yun pa rin yung pinaka-feel ko. Masayang meron ka, ganun. Ate Hazel, magkano po ang isang condo unit 2-bedroom? I actually did the how much I spent in a month video, so you can watch that. Sinabi ko dun kung magkano yung 2-bedroom condo and kung magkano yung mga expenses ko. So dun na lang, link ko below. What motivates you to move out? Honestly, until recently ko lang naisip na mag-move out. Actually, never ko imagine magkakaroon ako ng sarili kong place. Pero super fulfilling, sobrang saya ang sarap ng gising mo sa umaga, ang dami mong matututunan, ang dami mong madidiscover. Sobrang cliche nung mga sinasabi ko, pero totoo siya. Dadating siya sa life mo na ang dami mong kukustyane na hanggang dito na lang ba ako, or ano pa kaya next kung pwedeng gawin. So, it's more of growth. Yeah, yun. Yun yung parang feeling ko, one of the major things that I realized when I moved out, wala mag-isa, so kailangan mong alagaan and ingatan yung sarili mo. No man is an island, like kailangan mo ng friends, family is there for you. Pero there are days na ikaw lang talaga, sarili mo lang yung meron ka. Kailangan mong mag-invest sa sarili mo, sa experiences mo as a person, growth, health, love, relationships, and all that. Bottom line is love yourself. Basically, that is it for today's video. I hope you guys enjoyed and learned something from me. If you have any other questions, please like this video para gawa pa tayo ng more Q&A kasi sobrang dami ko pang gusto i-share. Stay safe, stay healthy. I love you guys. Thank you so much for watching. Bye!